What's up mga kabro? And then kung mapapansin nyo, nandito tayo sa aming playground, ano mga kabro, dito sa ground namin. Kasi, ayan mga kabro, no? Isa kami sa mga naapektuhan ng bagyo and hanggang ngayon is wala pa rin power. So hindi ako makapag-shoot dun sa loob ng bahay kasi hindi ko magagamit yung ring light dun sa studio ko. Kasi ayun nga, walang kuryente, kaya dito na lang ako sa aming playground with matching. Ito yung puno na matagal na dito sa amin, yung pine tree. So ayun mga kabro, ano, ngayon is may pag-uusapan na naman tayo. Ang ating pag-uusapan is all about Gcash pa rin, pero marami kasing nag-comment dito mga kabro, ano, na error in sending money. So, ang dami kong experience niya mga kabro during nag-abiyad kami nung SAP dun sa Social Amelioration Program and sa Gcash, baga pinadaan yun. And ayun nga, ang daming hindi nagsasend ng money, and before is may alam na talaga akong solution doon. Alam ko na yung mga 3 steps, yung 3 possible solutions kung talagang mangyayari yun, mga kabro. Nakahanda ako doon sa pwedeng mangyayari noon bago ako mag-abiyad ng Gcash mga kabro, ano, doon sa SAP. Kaya ito mga kabro, i-share ko na rin sa inyo itong solution na ito, kung paano nyo may sesend kahit nag-e-error siya. Kahit fully verified kayo, ano mga kabro, nag-e-error pa din. So ito yung possible solution dyan mga kabro, ano. So ayan, gawin na natin mga kabro, stay tuned, and step by step ito, kaya huwag nyo i-skip mga kabro, ano. So tara na! Oops! Wait mga kabro, ano, kung first time mo dito sa channel ko, first time mo ako mapanood, please don't forget to subscribe, like, comment, and share. And don't forget to hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video na aking gagawin mga kabro, ano. Since napasyal ka na rito, ano pang ginihintay nyo mga kabro? Subscribe na! So ayun mga kabro, ano, dito na tayo sa pinakang main discussion natin, ano. At ito yung ultimate solution mga kabro para makapag-send tayo ng money, ano mga kabro. And ayun mga kabro, stay tuned! So ayan mga kabro, nandito tayo sa dashboard ng Gcash. Pindutin natin show more, yung 3 dots. Then pindutin natin yung request money dito sa fund management. Then new request. Tapos syempre yung re-request natin na number, ano mga kabro. Ilalagay natin dyan yung hihinga natin ng pera. Then wait lang, mga mali yata yung number. Para mas may pakita ko sa inyo kapag magbabayad na, ano mga kabro. 5-1-2-4-4. Then yung amount, of course, mahalaga yan mga kabro, ano, 1,000. Try natin 1,000. Then note, so kahit anong note yan, so allowance na lang ilalagay ko since student pa lang naman ako. So ayan, ito na yung info, 1,000. Send na natin yung request. Then okay, done. Ayan, nandito tayo sa dashboard ng Gcash. Show more ulit mga kabro. Then request money. Then okay, to makikita na yung may request received tayo, 1. So try din natin dun sa isa pang, ano. So punta tayo dito sa dashboard ulit, ano. Makikita natin may, ayun, may inbox doon. Tapos pag tiningnan natin, ano, wala pa siya kasi kare-request lang, hindi pa napasok. So mas maganda na gawin natin show more tapos request money. So makikita natin yung request received. Doon natin yung makikita mga kabro, ano. Then ayan, pindutin lang natin yan, yung ano na yan. Then pay. Pindutin natin yung pay. Tapos, once na pindutin natin yung pay, lalabas yung information, then next mga kabro, ano. So, pag pinindutin natin next, so, may lalagay dyan na yung note kung halimbawa, ay, napadala ko na ganun, then pay. So, yun lang mga kabro, ano, yun yung pinakang way, yung isang way kung paano tayo makakapag-send ng money kapag nag-e-error yun, ano. Yun yung possible talagang solution mga kabro. And mga try nyo yan, legit ito mga kabro, ano, proven na yan, ang dami kong nasendan ng ganito dun sa SAP, pero kahit fully verified na sila, hindi pala sila makapag-send. Ganito lang yung ginagawa ko mga kabro, ano. Kaya mga kabro, gawin nyo na para makapag-send na rin kayo. And mga kabro, thank you sa support, and hanggang sa susunod na video ulit. Bye-bye!